Kasama po natin ngayon, napakagaling na pulmonologist at rehab, si Dr. Glina Cabrera. Dr. Glina, nagpag-usapan natin dati, di ba, yung sakit sa baga, paano papagalingin in 1 month, ang dami nakapanood sa inyo. So, ang specialty niyo, doktora, is pulmona, pero kayo yung rehab nagpapalakas ng baga. Oo po, sa pulmonary rehab po kasi, usually ang mga pasyente po natin ay yung may mga sakit sa baga na ang gusto po natin ay makabalik, lumakas ang kanilang baga at makabalik sa dati nilang buhay. Kasi po pag may sakit sa baga, madaling mapagod, so hindi sila nakapagtrabaho, kahit man lang magmoling. So ang gusto po natin, mabalik yung dati nilang gawain. Sa Pilipinas, siguro number one ang sakit sa baga. Diba? Ang dami talaga may sakit sa baga. Ano ba tong mga sakit na to? At bakit parang ang hirap gumaling? Diba? Parang medyo permanent, medyo pagmatagalan. Oh. Ano tong mga sakit, doktora, na commonly? Infection po. Umpisahan natin sa infection. Oh. Tuberculosis po, na isang malaking problem din natin yan. Sa atin. Opo, asthma. Ayan po ang asthma. And then emphysema. And then, siyempre po, dahil po maraming naninigarilyo, marami na rin po tayo nagkakaroon ng cancer. So, normally cancer po, din. Cancer sa lungs. Kaya po, pagka nagkaroon ng ganito, ang nangyayari, madaling hingalin. So, ayaw lang gumalaw, nakaupo na lang. So, yan mga may TB, may hika, may emphysema. How about yung ordinary people na mga senior lang? O, na exposed lang sa city, sa Cebu, sa Maynila? Di ba humihina rin baga? Opo, kasi normally po, pag nagkakaedad tayo, medyo humihina naman talaga po yung ating baga dahil sa kantandaan. Pero makakontra po natin yan pag ginagawa po natin ng mga ehersisyo, breathing exercises, kumakain ng wasto, natutulog ng maaga. So lahat ito para sa atin lahat, pwede pang senior o bata pa may sakit sa baga. So ano tong specialty mo na paano natin mapapalakas in a few weeks or in a month yung baga natin? Actually po, una, tamang paghinga. Kasi usually po, ang mga tao parang pag humihinga, parang nag-hyperventilate. Tapos parang yung panting sa dog ba, yung gumaganong-ganon sila. So, mali yun. Opo. Kasi ang nangyayari po, pag ganyan, napapagod po tayo, we're taking in konting oxygen, but we're blowing off a lot of carbon dioxide as well. So, ang nangyayari, nakakaramdam na minsan sila, nanlalamig na, nagpapawis na, yung hyperventilation ba, Doc, na tinatawag. So, yung parang hingal aso, mali. Opo. Di ba pagka napagod? Pag ninenervyos, yung shallow breath na mabilis, mali yun. Mali yun. So, paano dapat so, dapat po, para concentrated po ang paghinga natin, breathe through the nose, inhale through the nose. And then, syempre po, pag nag-i-inhale po tayo, medyo mag-expand ng konti yung chest and abdomen. And then, blow slowly, mga 4 seconds. So, inhale. And then, exhale. So, usually po, relaxed breathing lang. So, simpleng-simple ah. Hinga sa ilong. Tapos, and then blow. Pigil. May pigil konti. Pwedeng konting pigil po para naka-expand yung lungs and then you can blow through the mouth. Blow na parang naka... Naka parang pasipol po. Pasipol ng dahan-dahan. Dahan-dahan. Para hindi po babagsak ang... Kumbaga, magko-collapse kasi ang lungs po pag binuga natin lahat. Kasi pag inhale, parang balloon kasi siya, Doc. Eh. Pag inhale, lalaki. And then, pag in-exhale mo lahat, kukulap siya ulit. So, hindi maganda yung hinga tapos exhale. Labas lahat. So, dapat, inhale. And then, parang singer. Parang singer. Opo. Di ba singer ka? Slight lang, Dok. Singer ko si Doktora. So, pag hinga, tapos paglabas, dahan-dahan. Maraming sakit na matutulungan to, di ba? Oo po, Doc. Lalo na yung may emphysema, COPD, at saka yung mga gumaling sa TB. Kasi minsan po, gumaling sa TB, may naiiwang damage. Ang tawag po doon, Doc, bronchiectasis. So, minsan very sensitive yung lungs nila, madaling magkaroon ng plema. So, ang challenge naman doon, paano palabasin naman yung plema? Oo. So, bago tayo sa plema, ulitin ko lang, ha? Sinabi ni Doktora, pag hinga, yung exhale, kailangan mabagal na mabagal, parang per sleep. Mga 4 seconds po. 4 seconds. Ang purpose nito, para slow release po, hindi ko-collapse yung lungs. Kasi pag binilasan nyo, pag exhale, kung may TB, emphysema, wala, hihingalin kayo. Hihingalin lalo. Agad. So, mangyayari po,
may kasama ng panic yung doc. Mag-hyperventilate na siya. Ang nangyayari po, hindi lumalabas yung enough na air, natatrap minsan sa lungs. So, nagkakaroon ng tinatawag na air trapping. So, pag expanded na expanded, siyempre, hindi na maka-expand lalo yung lungs, napipigil siya. So, dapat mailabas natin yung carbon dioxide, which is parang lason na rin yung doc. Kaya slow. Para mas controlled. Nalalabas natin. Opo. At saka nakarelax din. Kita nyo ha, sa deep breathing na hinga at dahan-dahan exhale, pwede sila hindi ma-hospital, hindi ma-ICU, hindi ma-ventilator, hindi mamatay sa COVID. Di ba sa COVID, minsan dati, yung pagwala ng gamutan, yung iba, hinga lang daw talaga. Pinipilit lang nila huminga kahit puro pulmonya na. Sa pulmonya, anong magandang breathing sa maraming plema? Ganito rin. Yung breathing po, okay po yun sa pagkuha ng enough oxygen and paglabas. Pero yung challenge pa sa pneumonia, merong plema. Paano naman yung paglabas ng plema? Yung mali po muna, Doc. Yung mali, ang ginagawa nila, diba ginaganon nila? Yung nanggigigil na parang nagagasgas na yung lalamunan. O kaya yung malabas na... Gawa ganon. Minsan po, dudugo yun. Yung parang pilit nilang ini-squeeze out. So, anong nangyayari? Nasi-strain po yung lalamunan. Minsan dumudugo, kaya matatakot. Opo. Meron bang puputok din sa lungs? Minsan po, kung sensitive yung lungs, like may emphysema, minsan po either magbe-bleed siya, dudugo ang lungs, Opo, or magra-rupture yung, kung emphysema po, Doc, di ba, may mga blebs na tinatawag. Minsan, nagra-rupture siya, nagnonomotorax. Puputok ang baga, pag malakas umubo, ha? Pag persado po masyado. Pag emphysema, parang lobong manipis na yan, ha? Isang butas doon, eh, pok. Tama po. Yun, mangyari, pneumothorax. Pneumothorax po, baka matubuhan yun. Matutubuhan pa, Ito si Doktora, lakas umubo post-COVID. Lalo na po, Dok, kung yung plema nasa ilalim, ang dito po yung puwersa. Siyempre, dapat po yung plema na nasa ilalim ng baga, umakyat. Aside from this, bago mo ituro yung plema, I think posture very important. Yes po, diba? Tama po, Dok. Pag straight back, mas maganda sa lungs. Mas mag-expand kasi, Dok, may space Straight. Pag kuba, lumilita lungs. Ganun din yung lungs, opo. So, straight tayo. So, straight body po. So, pag inhale, exhale. Yung first sleep, Doc, kahit mga apat muna na beses. Inhale. Apat na first sleep. First sleep lahat, ha? Opo. Pangalawa, inhale. Exhale. Kunyari, Doc, naka-apat na tayo. Sunod-sunod to. Opo. Pero relax lang, hindi nagmamadali. And then, yung last na inhale, chances are, nandito na po yung plema. So, pwede siyang gumanon. Pang-apat na inhale, marami ng plema na naipon. Pwede pong, kasi umaakyat yan, Doc, Umaakyat. Kung nandito umaakyat siya. Habang nag-inhale, exhale po tayo. Umaakyat. Umaakyat. Kasi, di ba, Doc, pansinin mo yung mga pasyente natin, pag nagsistetoscope tayo, sasabihin natin, hinga malalim, tapos maya-maya, nauubo sila. Oo nga. Kasi yung plema po nun, umaakyat siya. And then finally, pag nandito na, pwede po siyang gumanon. Half po siya. Pero hindi siya cough? Hindi po siya half. Or pwede naman sa half lang lalabas na yung plema? Usually gaganon po. Para hindi ma-strain. Half technique po siya, Doc. Half method. Hindi ba yung half na tatlong mahina? Pwede rin po yung tatlong mahina. Pero wag lang yung malakas kasi minsan nagdudugo yung lalamunan. Tsaka minsan napapaos na rin. So hinga ng apat, lalabas yung plema. Pag nangangati, biglang... Half na malakas o slow half? Slow lang din po. Lalabas yan? Opo. O kaya, pwede rin, Doc, yung sinabi mo yung... Tatlo. Pwede rin po yun. Meron din na lulus-lus, di ba? Hernia sa ubo. Ay, opo. Kaya dapat ako nakapigil sa, misa sa chair, di ba? Opo. O sa tuhod, nakaganito ka pag uubo. Kasi nag-contract po yung chan natin pag nag-uubo. Kaya minsan, iba po magre-reklamo para daw silang nag-gym, sumasakit. Kasi nagko-contract. Kaya yun, Doc, yung lus-lus siguro. Na napupush niya pababa yung... So, ilang beses ginagawa to bago lumabas yung plema? Usually, Doc, pag mga 4 na inhale, exhale, and then on the 5th, pwede na niyang gawin. And usually po, lumalabas naman. Other techniques, yung chest clapping? Chest clapping po or chest percussion. Chest clapping. Chest, sariling gawa o pwedeng... Mas maganda po pag sa likod may assistant. Assistant. Kunyari, asawa assistant. Or ano po. Okay. Doc Lisa. So, yung chest clapping, napaka-importante din. Malakas-lakas. Okay. Yung positional na higa na
Ginagawa ko yun eh. Side view, dapa. Opo, do. Postural drainage po ang tawag doon. Paano yung higa-higa? So, pwedeng naka-side view pong ganun yung pasyente natin. Tapos, i-chest tap po natin. Yes, doktora. Tapos, yung kabila? Sa kabila naman po, ganun din. I-chest tap din natin sa likod. So, pwede po pag nakadapa naman din po siya, pwede pong nakaganon. Usually po, pag nakaganon din, Dok, sa may mga may hinga, lalo na sa emphysema. Mas gusto natin nakaganyan. Ano magandang position? Usually, Dok, kung halimbawa nakaganyan, may pwedeng kung walang sandalan, nakaganyan siya sa may tuhod. Kasi yung may nag-offer ng space for lung expansion, and then pwede po i-chest tap din sa likod. So, ang pinakamagandang position ng mga may emphysema, mahina baga o hika, yung nakaganito. Pwede na yung tripoding, Dok, na parang halimbawa sa tuhod, naka-kneel o pong ganyan. So, nakatuhod, nakaharap konti. Opo, nakaganyan po. Bago. And then inhale, exhale. Lalo tapos na paghinga na. Sa likod. Tapos pwede din ganyan po. Ito, pang walang pera, pang walang ICU, pang walang ventilator, pang malala. Bakit minsan may hika na, I'm sure na nabalitaan niyo, doktora, di ba? Hika na cardiac arrest? Ah, opo. Maraming hika na cardiac arrest. So, meron pa ba magagawa yun habang nasa bahay? Yung hinihika ka na? Normally po, syempre, other than the breathing, importante rin po kasi, Dok, yung compliance sa gamot. So, baka hindi naka-maintain yung asthma gamot. Medicine. At saka, Dok, yung dapat alam din kasi nila yung triggers. Kasi ang asthma, Dok, di ba, parang allergy siya. Mm. May mga triggers po na hindi familiar yung mga tao, like chocolates. Yung mamaya, isa, pag-usapan natin trigger ng asthma opo. At ibang mga bagay. Oo, yan po. So, anong final tips natin, doktora, para dito sa pampaluwag pa ng plema? Una sa lahat po, tamang paghinga. Mm-hmm. And then, yung tinatawag na half method, yung yan, inhale, sinuro natin. Exhale, and then chest percussion po. Kasi kung malapot talaga yung plema, kailangan din ng tulong para malusin po yung phlegm at mailabas. And then, una sa lahat po, no smoking din, syempre, Dok. No nagpapalapit, smoking. Nagpapalapot ng plema. Tsaka minsan yung pag naglalakad ako, ayoko na maglakad sa labas. Nakita mo ang usok ngayon? Opo. Yun ang parang challenge. Parang hindi na rin healthy mag-jogging sa kali eh. Opo. Ideally po, syempre, kung halimbawa po sa mga mapunong lugar, pwede naman. Okay. Pero kung sa bahay lang po, pwede po tayo maggawa ng mga exercises like marching in place o kaya pwedeng yung simpleng up and down the stairs yan, or going around your dining table, yes. Yung mga ganun po. So, kailangan exercise din para lumakas yung baga. Okay. Thank you so much. Salamat po. Okay.